So, ayan na siya, guys. Ma-access na natin yung desktop. Ito, desktop. Yan. Then, documents, downloads. Ayan, desktop. Tingnan natin. No? Ayan yung mga files niya. Pwede na natin i-copy mga files. So, na-recover na natin yung mga files na kailangan natin sa sirang laptop. Welcome sa TechShare Ryan Channel. At kung bago ka pa lang dito ay huwag kalimutan mag-subscribe. At isama mo na ang bell icon para maging updated ka sa mga bago nating videos. So, ayun guys, ano, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At sa channel ko na ito, guys, nag-upload din ako ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para updated kayo lagi sa mga latest na mga video ang i-upload ko. So, ayun guys, bago tayo dumiretso sa ating panibagong tutorial, shoutout muna tayo sa mga nagpa-shoutout. Galing kay Benz. So, gamit niya ay ang account ng mother niya. Ito ay estudyante. Sir, shoutout sir, si Benz po to. Ayan, shoutout sa'yo Benz. Ayan, ay taga section Aris. Yan, estudyante ko ito siya. O, ito, shoutout kay Junazaya Tortogo, lifesaver. Thank you po sa napakadaling tutorial. Ayan. Thank you din sa'yo, Junaisa. At ganun din kay Rowena Kasim. God bless po, sir. Napakabuting puso mo. Ito po yung tulong na walang kapalit. Asahan mo po ang nasa taas ang magbiyaya ng kapalit. So, maraming salamat sa'yo, Rowena Kasim. Shoutout din kay J.Ann Kayla Salida. So, April 3, 2023, still working. Thank you so much po, sir. God bless. Thank you din, J.Ann. At thank you kay Charlene Aguilar. So, thank you so much. Halos 3 hours ako na-stress sa printer ko. Thank you so much po. Welcome kay Charlene Aguilar. So, hello guys. Ayan, welcome back sa ating panibagong tutorial. Ngayon ay may nag-sell sa akin ng laptop. Ito. Hindi na ito mabuksan kasi board level na yung problema nito. At ang mayari, wala na rin siyang balak na ipaayos to kasi gagastos lang daw siya. Kaya bumili na lang siya ng bagong laptop. Pero may pinaparecover siya na files sa akin. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba makuha yung mga files sa mga laptop na hindi na ma-open. Bali, sa ganito guys, kailangan lang natin ang screwdriver. Kasi bubuksan talaga natin siya. Titingnan muna natin siya kasi may mga laptop na dito lang makukuha kaagad yung hard drive niya. Kukunin kasi natin yung hard drive niya. So, ito bubuksan talaga lahat isa-isa para makakuha yung hard drive niya. Bali, tatanggalin natin itong battery. So, tanggalin muna natin yung battery. Tulak pa ganyan. Slide. Yan, sabay ito. Bali, ang model pala ng laptop na ito guys ay e-machine. Ayan siya. E-machines. Tatanggalin natin ngayon yung mga tornilyo. Lahat ng mga tornilyo makikita ninyo dyan, kailangan natin tanggalin. So, tanggalin natin. And then, pati ito, may mga screw yan dito sa loob ng battery. Yung pinagtanggalan natin, tanggalin natin yung mga lock yan. Baling gagawin natin proseso, guys, ay applicable sa lahat ng klase ng laptop. Basta hard drive siya, hindi siya yung NVMe. Then, pag pansin natin na wala na lahat yung kuhan niya, yung mga lock niya, pwede na natin sikutin. Gamit tayo ng manipis na pangtanggal sa gilid pang baklas. Babaklasin ko na yung gilid guys. Yung hard drive kasing tatargetin natin dito guys na makuha. Ayun no, kaya nahirapan ako guys. May tornilyo pa pala ditong isa. Ayan. Kapag nahirapan kayo, ibig sabihin may tornilyo yan. Pag nahirapan kayo, check ninyo baka may tornilyo. Kaya ang hirap tanggalin eh.
Ito guys, tatanggalin lang natin yung takip niya. Kasi yung ibang mga laptop, iba-iba yung paraan. Pero ito, yung machines, old model. Ganun yung paraan, medyo mahirap baklasan yung mga old model kaysa sa mga bago ngayon. So ito, tatanggalin natin, no? Yung hard drive, yan. Ito. So, nakikita naman natin yung mga connector niya dito. So guys, oh. Inangat ko lang tong block na yan pataas para mahila natin yung flex connector. Yan. So. Then, tatanggalin natin itong hard drive. Hilain lang natin yan. Hilain na pag ganyan lang siya. Yan. So, ito ngayon yung hard drive. Nandito ngayon yung mga files. Kailangan lang natin ngayon ng SATA cable connector. So, ipapakita ko yung sample. Bali ito guys, hindi ko nakita yung isang klase na SATA connector ko. Ito yung isa, yan, nabibili. Ang tawag dito ay enclosure. Maraming ganito sa online shop. Para to sa mga HDD o hard drive na 2.5. Yan. 2.5 ito guys. Sukat sa mga hard drive ng mga laptop. So, tatanggalin lang natin to. Kasi ito galing dito sa sirang laptop. Dito nakasave yung mga files ko. Hindi ko makita yung external lang, hindi siya enclosure. Yung SATA connector lang talaga siya. Tapos ilayan natin. Since ito hindi magka siya kasi may mga bracket pa siya, ito. Tatanggalin natin siya. Kung nakita ko sana yung isa kong SATA connector, hindi ko na kailangan baklasin to. Lalagay ko lang dito. Ito kasi hindi magkasya eh. Oh. Ay, kasya rin pala. Okay. Okay din pala siya. Oh. May mga pagkakataon kasi na hindi kumakasya itong mga bracket niya. Kumakalang dito sa enclosure. So, try natin. Ayun, okay na. Kahit hindi na natin to ilubog. So, pupunta tayo sa computer natin ngayon. Yan, ito ang ating desktop. I-connect ko guys sa ayun guys, oh. Mapapansin ninyo, ayan, oh. Dumagdag siya. Ibig sabihin, ito na, oh, yun siya. Tatlong partition. Ibig sabihin, ito na detect na natin. Dito na nakapaloob yung mga files niya. So, ayan lang. Ganyan lang kasimple. So, open natin. Oh, users. Darlene, ito yung Darlene, eh. Continue. So, ayan na siya guys. Ma-access na natin yung desktop. Ito, desktop. Yan. Then, documents, downloads. Ayan, desktop. Tingnan natin. Oh. Ayan yung mga files niya. So, sa pamamagitan yan guys, pwede na natin i-copy mga files. So, na-recover na natin yung mga files na kailangan natin sa sirang laptop.